爱国神魔，不帮马更大那阿瓦摩，当地瓦库伊那尼尼，古玛拉哟萨哟，当古苏库伊那比比嘎提古玛瓦拉萨哟，盖拉古巴盖亚巴提提玛那阿瓦摩。Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Oka. Welcome po sa inyong lahat na nakikipagdiwang ng Banal na Misa dito sa ating pambansang Dambana. Lahat po ng mga pilgrims, lahat ng devotees, lahat ng parishioners ng Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Kasama po nating wine-welcome yung mga nanggaling pa sa ibang lugar. May nakakausap po ako na galing pa ng Pulilio, Infanta, Samar, and even as far as Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Mindanao, na gustong maranasan ang pakikilahok ng Banal na Misa dito sa Pambansang Dambana. Welcome po sa inyong lahat. Ganon din po yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers dyan sa Amerika, sa Australia, sa Europa, lalo na po sa Italia, dyan kina Mary Jane Boyongan, yung patuloy na sumusubaybay sa atin. At yun pong special mention yung mga taga Bacoor, Cavite, na lagi silang pumupunta rito at Basilica of Jesus of Nazareth, Quiapo, Manila. Sila po ay buong buwan ng Marso ay laging pumupunta rito para dalawin si Santo Padre Pio. At sa inyo pong lahat, sama-sama tayong magdiwang at magpasalamat sa Diyos sa huling linggo ng Kwaresma, ikalimang linggo sa 40 araw na paghahanda. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay
na walang hanggan. Amen. Noon kawan mo kami, Panginoon, kawan mo kami, Kristo, kawan mo kami, Kristo, kawan mo kami, Panginoon, kawan mo kami, Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang ina ko ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko. Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na ako ang Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Sa piling na Diyos, may pag-ibig at sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Diyos, may pag-ibig at magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos.
Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanda sa sinuman ay tumubos. Iligtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Sa piling ng Diyos, may pag-ibig at pagtugos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung ang nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa paniniwalang. Kung nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumubuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay. Sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania kasama ng kanyang mga kapatid. Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang dalawang araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro, bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang apat na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid.
Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingiin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Martha, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya nilibing? Tanong niya. Sagot nila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus kaya't sinabi ng mga Hudiyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito yung ib ng natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, apat na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupulputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kayo po ba ay buhay na? Parang hindi. Sino sa inyo ang buhay na? Pwede bang pumalakpak ang buhay na? Titingnan natin kung tunay iyan. Ano ho? Sa buhay Kristiyano, merong dalawa pong tinutukoy na buhay. Life in the flesh and life in the spirit. Ano po ang presumption ng faith principle na ito? Ang presumption nito ay hindi porke buhay ang ating katawan, malusog, walang sakit, masarap kumain, lalo na ng tuyo, ng itlog at ng kape, ano ho, at lalo na kung kaping barako, ano ho. Hindi ibig sabihin yan, buhay na o may buhay na tayo ng buhay na makadiyos. Kaya dinidistinguish po yung dalawang iyan. Ngayon pong tayo ay pumapasok na sa huling linggo ng Kwaresma, ikalimang linggo. Di po ba 40 days yun? Ano ho? Yung mga nagsasakripisyo sa inyo, hindi kumakain ng karne ng 40 araw, malapit na pong matapos ang inyong sakripisyo. Ano ho? At tayong lahat ay pinaghahanda para makasama sa pagpapakasakit, pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus upang makinabang tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Ang paanyaya po sa ating lahat ay magkaroon ng life in the spirit. Hindi basta buhay. Life
in the spirit. Siguro kung itatranslate natin sa ating vernacular language, ang ating ano'y buhay na makadiyos. Kaya nga, ito'y pagpapaalala sa atin ng tinanggap nating buhay o ang panahon na ito ay isang pagsusuri ng tinanggap nating buhay nung tayo ay binyagan. Kasi nung tayo po ay binyagan, doon ipinagkaloob ng Diyos ang life in the Spirit. At sa diwang yan, at sa diwa ng Kwaresma, tayo ay pinaglalakbay para muling sariwain ang buhay na banal o makadiyos na buhay sa pamamagitan ng pagsama sa passion, suffering, passion, death, and resurrection of Christ. Katulad ni Lazaro, magkamit din kaya tayo ng buhay na makadiyos or life in the Spirit na siyang dala ng ating malalim na paniniwala kay Kristo. Sa ganitong diwa, masasabi nating ang ganitong katotohanan. Ang pananampalataya kay Kristo ay magdadala sa atin ng ganap na buhay. Tamang-tama yung katotohanan yan sa vision ng Archdiocese of Lipa. Ang pakikiisa sa misteryo paskwal ni Kristo sapagkat iyon ang magbibigay sa atin hindi lamang ng kasiyahan sa life in the flesh, kundi life in the spirit. Sa makatwid, kahit pala tayo ay buhay sa katawan, pwede rin tayong patay. Because God is not with us. Sino-sino ba ang maituturing na buhay sa katawan pero patay naman sa espiritu? Una, mga taong hindi makapagpatawad. Sino sa inyo ang naririto ngayon na puno pa rin ng galit sa kapwa? Sino sa inyo na naririto ngayon na puno pa rin ng pagkamuhi sa taong ginawan kayo ng masama? Ang mga taong hindi makapagpatawad ay ang mga tao na buhay ang katawan pero patay ang puso dahil hindi sila makapagpatawad sa kapwa. Kapag ang isang tao ay puno ng galit palagi at alipin nito ang kanyang buong pagkatao, patay ang kapayapaan at pag-ibig niya sa kapwa. Sino pa yung mga taong buhay ang katawan pero patay ang kaluluwa? Mga taong makasarili. Sila yung mga taong buhay at napakalaki yung tinatawag na ego, ako at ako lamang. Sa kanila umiikot ang mundo, pero patay ang buhay kapwa, yung tinatawag na otherness. Walang iniisip na kapwa, kundi sarili lamang nila. At gusto nila'y umiikot ang buhay ng iba sa kanila. That is self-centeredness. At ito ang mga tao din na buhay sa katawan pero patay sa makadiyos na buhay. Ikatlo, mga taong nabubuhay sa pamamagitan ng panlilinlang at pangluloko sa kapwa, taking advantage of the weakness of other people. Mapapansin ninyo, tuwing after post-communion prayer, ipinapaalala namin na mag-ingat sa inyong mga gamit.
Kasi meron talagang taong mapagsamantala, mapanloko sa kapwa, na kahit sa loob ng simbahan, ginagawa nilang venue para yung inyong pagsamba na nakafocus sa Diyos, sana ngayon nakafocus sa Diyos, ay samantalahin nila at dukutan at kuhanin ang inyong mga personal na gamit. Sila yung mga taong buhay na maituturing, pero patay sa katotohanan dahil mismong ang buhay nila ay nililinlang ng isang paniniwalang sila ay gumagawa ng mabuti. Ang tawag ay kasinungalingan. Wala silang hangad sa buhay kundi mang isa ng kapwa at walang konsensya na manyapak ng karapatan ng ibang tao, makuha lamang nila ang kanilang gusto. Mga taong nabubuhay sa panlilinlang sa kapwa. Ika-apat, mga taong hindi takot na labagin ang utos ng Diyos. Sila yung mga taong maituturing na buhay ang kamalayan sa bagay na makadiyos, pero patay sa pagsasabuhay ng turo ng Diyos. Maaaring sila yung mga taong nakikita nating laging sumisimba araw-araw o nagdadasal ng rosaryo at iba pang mga debosyon. Pero pagkatapos nito ay walang takot na lumalabag sa sampung utos ng Diyos. Nanlalamang, nakikiapid, pumapatay, pusong sa magulang, nagnanakaw, pakitang tao lamang ang pagsamba. Katulad ni Lazaro na binuhay ni Jesus sa kanyang apat na araw na pagkamatay, inaanyayahan din tayo ng ating Panginoong Jesus na magkamit ng buhay in the Spirit or life in the Spirit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na pananampalataya sa Kanya. At yan, at dyan tayo dinadala ng limang linggong paghahanda natin para sa pagsama sa ating Panginoong Jesus. Gaano nakalalim ang pananampalataya natin sa ating Panginoon? Sapagkat that is a precondition or faith or deepened faith is a precondition para magkaroon tayo ng life in the Spirit. Pananampalataya sa ating Panginoong Jesus na magdadala sa atin sa pagsama sa Kanya, sa Kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Bakit kaya nating tiisin ang 40 araw na pagsasakripisyo? Bakit kaya nating tiisin ang hindi kumain o tumanggi sa mga gustong-gusto nating gawin? Because of our faith. Because of our deepened faith. Deepened faith to Christ. Siya, nasugo ng Diyos upang kamta natin hindi lamang ang ganap na buhay, kundi ang buhay ayon sa banal na Espiritu. In response to Martha, nung ipahayag ni Martha ang kanyang paniniwala sa muling pagkabuhay, sinabi ng ating Panginoong Jesus, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And everyone who lives and believes in me will never die." At ang tanong niya, "Do you believe this?" John 11:23, 26. As we journey towards the heart of our preparation, we are all asked the same question Jesus asked to Martha. Do you believe this? Naniniwala ba tayo na si Jesus ang daan, katotohanan at ang buhay na magbibigay sa atin ng life in the Spirit? Tatanungin ko po kayong muli, buhay na ba kayo? Tayo pong lahat ay magsitayo.
sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nananalig sa nagbibigay buhay na kapangyarihan ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya at idulog natin ang ating mga kahilingan para sa mga pangangailangan natin at ng sangkatauhan. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang simbahan ng katawan ni Kristo ay manatiling laging buhay sa pamamalagi ng Espiritu at magpagaling sa maraming sugat na likha ng ating pagkakasala. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang ating Santo Papa Francisco at mga pinunong espiritual ay magamit ng Espiritu gaya ng propetang Ezekiel sa pagpapanumbalik ng buhay sa pamayanan at institusyong binabagabag ng mga iringan at pagkakahati-hati. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga mag-asawang nagdaraan sa mahigpit na krisis ay makatagpo sa kanilang pananampalataya ng lakas na lumipot sa mga hinanakit at magpanibagong simula sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga nakalibing sa pagkakasala ay makatagpo kay Jesus at sa kanilang pamayanang Kristiyano ng tulong na kailangan nila para magsimulang mamuhay at alinsunod sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Nawa ang mga nahihirapan sa kanilang mga mapaniil na kapaligiran ay makahango ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga pagbasa para ngayon. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, dumudulog kami sa iyo ng sugatan sa dati naming pagkatalo, ngunit matibay na nananalig sa iyo. Gawin mo sa amin ang kamanghaang ipinamalas mo sa lambak ng mga kalansay at sa libingan ni Lazaro. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpakailanman. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang tinapay
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang ng paghahain ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y di na iba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazaro ang kaibigang giliw. Siya'y di na iba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo. Kanyang binuhay ang kaibigang yumao, sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakisisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa aming bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa Diyos magkakabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, siyaming mahal,
Ginagawa namin yun ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami aja sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Taleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat.
at sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa Panginoon ng sino man, sa tubig na aking bigay, di na muling mauupag at ito ay bubukan sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon San sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang mahon ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sino man, sa tubig na aking bigay.
ika'y pinamuling mauupang pagka dito ay bubukan sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking inihiling, isa lamang talaga ang aking angari. Ang tayo sa templo niya habang buwan upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At doon humingi sa kanya ng patnubay sa Panginoon ng sino man sa tubig na aking bigay. Di na muli second collection. Mamaya kung gigisingin na lang. Sila na lang. Jesus na aking kapatid. Ang isa sa Gawan Second Collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Jesus na aking kapatid, sa panamay bumalik, iyong mukha iba-iba, hindi kita nakikilala. Sa katotohanan, ikaw po ay makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid,
mulat sa katotohanan. Ikaw po ang makikilala. Ikaw po ang makikilala. Ikaw po ang makikilala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong dadasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Gayon din naman, narito po ang report ng FEB-EB Grant noong nakaraang February 14 at Lakbay Parokya noong March 17. Ang nakuhang donasyon ay para sa pagsasaayos ng extension. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa susunod pong linggo, ikalawa ng Abril, ay sisimulan natin ang mga mahal na araw. Mangyaring magabayan po kayo ng hanay ng mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpaulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Nagpapatuloy po ang araw-araw na pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito po ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Gayon din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma
ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng istasyon ng krus sa ganap na ikatlo ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ika-anim, mga kapiyo. Bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo po ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Santo Padre Pio. Maaari kayong makabili ng tickets sa famisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa darating pong banal na Sanlinggo, simula Lunes Santo, kami po ay 11 paring magpapakumpisal para po sa lahat ng pupunta rito sa Pambansang Dambana. Samantalahin po natin ang opportunity na ibinibigay ng simbahan para sa ating paghahanda sa mahal na araw. Ganon din po, napakahalaga ng mga nagiging tagapaglingkod sa altar para ito'y maging matagumpay. Unang-una na po, palakpakan natin at pasalamatan ang mga nakasama nating servers, collectors, altar servers, at sa kanilang lahat na nakasama natin dito. Salamat din po sa napakagandang awit ng ating koro. Sila na po yung ating aawit tuwing alas 9 ng umaga, ang Stigma Choir. Maraming marami pong salamat. It adds
joy to the celebration kapag maganda ang koro at maganda ang awit ng ating buong sambayanan bilang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Marami pong salamat sa inyong lahat na nakilahok sa pagpalakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At magpakingkit na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayo'y tinuring ng Panginoon.